So paano nga ba magmotor ng ligtas lalo na sa highway? Ito napaka-importante nito kasi iba yung yung driving or riding style mo pagka nasa probinsya ka. Siyempre malawak ang kalsada, minimal ang traffic. Hindi katulad pagka nandito ka sa Metro Manila, city driving, sobrang traffic. So unang-una kailangan mong maging aware sa surroundings mo, kailangan observant ka, no? Katulad niya, no? Halimbawa tong van na to, ganyan, mag-slow down siya. So kailangan mong isipin, uy, ba't kaya nag-slow down to? Ganyan, no? So i-analyze mo yung traffic situation. So dagdag ko pa sa dapat aware ka sa surroundings mo, yung halimbawa itong nasa likod mo, alam mong malayo pa yung nasa likod mo, pwede ka na makapag-overtake, no, kung mabagal yung nasa harap mo. So yun ang kahalagahan ng alam mo yung nangyayari sa surroundings mo, kung meron kang katabi, ganyan, na feeling mo threat. Tulad halimbawa may kotse kang katabi, dito sa kanan mo, sa kalaba mo, wala, di ba, clear. So mas safe kumbaga. At ito halimbawa, ayan, nag-slow down yung motor na yan dahil may tumabing FX sa kanan. So mas alam mo yung nangyayari sa surroundings, mas alam mo yung gagawin mo, kung saan ka poposisyon, mag-slow down ka o iiwas ka, no? Mas safe. All right. And then look ahead. So dapat malayo yung tingin mo. Look where you wanna go. Halimbawa to, nagkahiyaan kami ng truck, no? Look ahead, you know. Look where you wanna go. Dapat malayo yung tingin mo. Tingin ka sa malayo as far as you can. Pag mas malayo yung ang tingin mo, malayo pa lang, alam mo na yung nangyayari dun sa malayo na yon. So kung halimbawa kailangan mong magpreno dahil nagkaroon ng congestion dyan sa traffic na yan, mas makakapagpreno ka pa, mas makaiwas ka pa, no? Mas marami ka pang time para magpreno. Alright, so mas mabilis kang makapag-execute ng plano kung iiwas ka o magpipreno ka. So always look ahead or look as far as you can. Okay? So may traffic doon, kailangan nating kumaliwa. So alam natin yung surroundings, no? Nagiging observant tayo sa traffic situation, sa flow ng traffic. Next is proper positioning. Saan ka ba dapat pumwesto kapag ka nasa highway ka? So dapat ang motor, mga tol, hindi yan masyadong pansinin, no? So kailangan mo alam mo kung saan ka pumwesto, na makikita ka, safe ka, na mas malayo ka sa aksidente. Okay? So halimbawa, ganito, dito ka lagi sa mayroong side mirror. Okay? So ngayon merong ambulansya sa likod natin, medyo gilid-gilid lang tayo. Alright, so alam mo yung situation, magiging observant ka. Alam mo may ambulansya, tabi ka. Tabi tayo, tabi. Padaanin muna natin tong ambulansyang to bago tayo pumunta sa bago natin ituloy. Ayan. So, nakadaan na. Saan ba dapat pumuesto, mga tol? Tulad ng sinabi ko, ang motor, hindi masyadong pansinin yan. So, kailangan alam mo kung paano mo properly position yung sarili mo kung saan hindi ka mababangga. Okay, kung saan makikita ka at makakaligtas ka sa aksidente. Alright, so yan, dito ka lagi sa mayroong tapat ng side mirror. Yan, dyan as tapat ng side mirror.
Okay? Huwag ka sa gitna. Mare dito. Nakita mo namin nakaano. Huwag ka dyan, huwag kang tatabi sa mga jeep, no? Okay. Kung kaya mong overtaken muna kagad. Kasi delikado yan eh. Yung mga jeep, kadalasan, wala yung focus nila sa kalsada. Mas focus sila sa pag-pick up ng pasahero, no? Sa pasahero, kung may bababa, bigla na lang kakanan yan para magbaba ng pasahero. So, lagi kong iiwas sa jeep. Pag may kasabay ka, sa gilid mo, it's either paunahin mo o kaya pa-overtaken mo na. Okay? So, balik tayo sa saan mo dapat or sa proper positioning sa highway, saan dapat pumuesto. Dito ko lagi sa may side mirror. Ayan. Para nakikita ka nung mga driver, no? Siyempre, nasasakyan. Alam na nasa gilid ka. Kung kailangan bumusina, paminsan-minsan, bumusina ka. Yung friendly horn lang. Friendly honk. Para lang iparating sa sasakyan sa harap mo na nandun ka sa likod. Okay? So, dito tayo. Tayo lagi sa kaliwa, huwag sa kanan. Kasi sa kanan, laging maraming nag-ano dyan, nakatulad dyan, namimikap ng pasahero, ganyan. Jeep. Okay. So, proper positioning, huwag ka dyan sa likod ng bus. Kasi walang rear view yan. No, masyadong mataas. Blind spot ang likod ng bus kasi wala silang rear view. Sa mga tol, kahit hindi bus yan, no? Huwag ka lagi dito sa center. Huwag ka sa center ng sasakyan sa ganyan kasi bibihirang tumingin ng driver or tumingin ng driver sa rear view ng sasakyan. Mas madalas yan tumingin sa side mirror. Bihirang bihira sa rear view mirror. Okay? Or sa rear mirror. Laging sa side mirror ang tingin ng mga yan. Eh, huwag ka dyan, sir. Huwag ka dyan sa likod o sa gitna ng likurang sasakyan na sinusundan mo. Dapat gilid ka lang sa side mirror dun ka sa nakikita ka. Siguraduhin mong nakikita ka yung sasakyan. Okay? Next! Always check the lights. Tulad niyan, ewan ko kung bakit siya naka ano no hazard. Yan, magbigay respeto sa pedestrian. Okay? Yield to pedestrians. Priority po sila, mga tol. May kumbaga may hierarchy eh, pagdating sa kalsada kung sino ang top priority o hindi masyadong priority, ganyan. Pedestrian po ang top priority. Pag nakita ka ng pedestrian sa kalsada, halimbawa tumatawid sa pedestrian lane, paunahin mo na, sir. Mag-slow down ka na mga tol. Slow down na kayo, mga tol. Paunahin nyo na po sila, no? Alam ko sasabihin nyo, kabsat, yung iba, hindi naman kadalasan na tumatawid ka agad yung mga pedestrian or yung iba hindi tumitingin, ganyan. O iba, ayaw tumawid ka agad. Inihintay pa yung sasakyan, no? Pag ganun, slow down ka pa rin. Pairamdaman mo kung tatawid ba sila o hindi. Okay, so, kasi syempre, nag-aalangan din yan. Pedestrian, katulad natin, mga tao lang naman tayo, mag-aalangan tayo, matatakot tayo.
kumbaga, isipin ng pedestrian kung hihinto ba itong sasakyan na ito, mag-slow down ba ito bago siya tumawid. Okay, so pagka ganun na parang hesitant yung pedestrian na tumawid, pakiramdaman kayo, no, kung tatawid ba siya kagad or hindi. So ang kailangan mo lang gawin is mag-slow down, always give respect to pedestrians. Alright, just a quick recap. Be mindful of your surroundings. Be observant, no? Kailangan alam mo yung nangyayari sa paligid mo para ma-analyze mo yung traffic situation. Yan, ma-analyze mo kung bakit nangyayari itong bagay na to. Halimbawa, bakit tumigil itong sasakyan na to? Baka naman ka surging sa harap niya, or may pinagbigyan siya, no, na sasakyan, or may pinagbigyan siyang pedestrian na tumawid. So ganun, laging be mindful of your surroundings, sir, or mga tol, para alam mo yung gagawin mo para makaiwas sa aksidente. Okay. Next is proper positioning. Saan ba dapat pumosisyon? Alam mo dapat kung saan ka po-position. Tulad ng sinabi ko, doon ka lagi sa gitnang likuran ng sasakyan na sinusundan mo. Siguraduhin mong nakikita ka, no, lagi. So lagi ka magpapakita doon ka sa side mirror, sa likod ng side mirror, pwesto, ganyan. Tapos sa mga alanganin na pwesto, huwag ka rin doon, katulad ng gilid ng sasakyan. Yung iba kasi bigla-bigla na lang kumakanan, dumidigo, no? Magpasapalaw sa pupuntahan. Alright, so hanggang dito na lang, mga kabsat. Sana may natutunan kayo sa video na to. Nga pala, nagbibuild ako ng audience. Gusto kong gumawa ng mga about sa paano magiging defensive riding or rider para makaiwas tayo sa aksidente, no, lalo na sa mga nakamotor, kasi prone nang ang motor sa aksidente. So gumagawa ko ng video and medyo magastos. Kailangan ko po ng tulong niyo, mga kabsat. Kung nagustuhan niyo to, yung video na to, kindly subscribe po, or help me make more videos like this by subscribing to my channel or liking the like button, at least, okay, para sa algorithm ng YouTube. Alright, so hanggang dito na lang, mga kabsat. Maraming salamat sa panonood ng video. I'll see you soon on my next vlog, and guide safe po sa ating lahat lagi. Ciao.